Good morning mga farmers! Dilim naman. So yan, mainit kasi na nakaklub tayo, no? Nakaklub natin to, eksakto. Magtatap-tres po sila. So itong lungpin po natin, mag 2 months pa lang pala itong ano natin, lungpin. So ipapakita ko sa inyo ano na itsura after, ano, after nito. Nakalawang eka na. Maday. So ito mga farmers yung ano, top dress nila 17017. So halong nitrogen tsaka potassium. Oh, pang ito talaga yung pang top dress sa, ano, sa palay na magtutumas pa lang. So ito yung pan natin palay na ano, ano sa inyo. Ayan. Lungpin na sabog tanimang ginawa. So nung bumalik tayo dito, ano, parang wala pang damuhan, no? Noon, kasi maliliit. Pero tingnan nyo po ngayon kung sino yung matatangkad. Yan po yung damo, mga farmers. Oo, oh, yung matatangkad na yun lang. Sabi ni Kuya, yan. Yan yung mga damo niya, mga farmers. Pero ito, ang discarte niya to para mamatay, after mga 3 days, i-spray nito. Para tapos, diba, abunuhan ngayon, after mga 3 days, i-spray nila ng pandamo. Yun po yung diskarte niyan kasi medyo mahirap patay ng mga yan eh. Yun po yung diskarte niya, tapos patubigan. Tapos mabubulok na po siya. Unti-unti siya mabubulok. So dapat madami po yung tubig po niya. Ayan. Ito yung sako niya mga farmers. Oh. 17017. Nakalagay naman po dito eh. Nitrogen 17%. Potassium 17%. So yan po yung ano niya, pang top dress talaga, may nakalagay po mga farmers yan, no? Top dress. So yan, pag nag 2 months na po kasi itong lungpin natin, mag-start niya yan, ano, lumabas po yung kanyang ano, yung sinasabing panicle, no? Pero before po yun, siyempre, ano po muna siya, kailangan niya muna ng fertilizer like nito. Bibilog na kasi yung ano nito eh. Yung tiller po niya, yung stem po niya eh. Bibilog na po siya, mag-start na po. Pero nung nakita natin nakaraan, ano, hindi pa ganito. Tingnan nyo po ngayon, kapal na po. Ang kapal na po yung kanyang ano, yan o. Makapal. So, pansin nyo, no, mga farmers, naninilaw pa, no. So, kailangan ito talaga ng abono. Timing na timing po itong binibigay po nila ng abono kasi pang top dress talaga. Potassium saka nitrogen. So ito po ay isang hektarya. Naupuntaan po natin yung ano, yung GSR504, no? Na inbreed. Ito kasi hybrid mga farmers. So ngayon kaganda ng lungpin na 20096. Yan po yung resulta po niya. Ano po ito mga farmers ha? Sabog tanim po ang ginawa. Ganun din po sa GSR na inbreed. So ito naman po yung ano, yung GSR. So inbreed po ito mga farmers. Ang ginawa na rin po dito, sabog tanim. So ito, sasabugan po ito. Ay, sasabugan. Oh, sasabugan ng abono pala. So halos magkatabi lang po yung lungpin. Dito po yung lungpin, no? Sa kabilang kan kasi ito eh. Sa likod po natin, yan po yung ano, long pin. So dito, GSR504. So dun po sa kasamaan po natin, nabanggit po niya na ano, mas maganda raw po yung GSR12. Yung pinakita ko po sa inyo na raep, ang ginawa lipat tanim. So mas maganda raw yun based po na na-try po nila sa pagtatanim po. Ano. Pero for now, ito po ay ano, pares po na inbreed po yon, GSR12 tsaka 504. Ito yung 504 mga farmers. So, ang ginawa dito, sabog nga at inabunuan na ngayon pang top dress 17017. So pares sila sa lungpin, no, naninilaw. So kailangan ng abono yan. Mag nag 2 months na to, itong ano po niya, tiller po niya yan, nagkukusang bibilog yan. So kung i-compare natin yung tiller po nung ano, nung
nung long pin, ito po ay medyo manipisto. Yun, mas mabilog po, no? So, yun po, pagkaiba po nila kasi inbreed po ito, hybrid naman po yun. Mabilis kasi pag-hybrid. Ang gamit nila dito, na pangpatay ng damo, matatanong nyo po mga farmers, ay yung Frontier, tsaka yung Pi-Zero, mga farmers. Yun po yung gamit po nila sa mga damo po ng ganito. So, yun po yung gamit nila kapag katapos ng top dress, no? So, ito po, timing na timing yung paglagay po nila. So, kinocompare ko kasi itong dalawa. Long pin na 2096 saka GSR 504 na inbreed na GS na ano na inbreed na palay tsaka hybrid. So, lamang talaga itong hybrid mga farmers, itong long pin. Kaya marami naglulong pin dito sa amin. So, yung GSR 12 naman maganda po, ano, inbreed po 'yon. Pero para siyang long pin pag lumalaki siya. So, ang pagkaiba lang nila kasi dalawang klase po ito, hybrid. Mas maganda pa rin yung kwan ng long pin kaysa doon sa GSR. Although parehas po na sabog tanim pong ginawa, hindi ko lang alam ko kung parehas po na transplant ang gagawin, kung ano po yung pagkakaiba po nila. Yun lang po nakita ko mga farmers, no? So, yun mga farmers, yung mga nagko-comment po dito, pwede nyo po i-share po yung manalaman nyo pa, no? Tungkol po sa tanim po na palay sa long pin saka GSR na variety po ng palay. So, yung pamatay nyo po ng damo, pwede nyo po i-share dito mga farmers para po mabasa po ng mga ka-farmers po natin na nangangailangan din ng mga kasagutan po, no? Tungkol sa mga pangdamo po na palay. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa lahat po ng subscribers. And Happy New Year po sa lahat. Sa muli po. Bye-bye.